Marapat tugunan natin i-address ito ng pamahalan. Hindi sila pwedeng magkibit-balikat, hindi sila pwedeng tumingin na lamang palayo at magpanggap na walang problema. Marapat at dapat tugunan ito sa pamamagitan ng direkta at aksyong mga programa mula sa PhilHealth at mula sa DOH. Matagal na rin namin sinusulong ang paggastos ng pondo at pera ng PhilHealth para sa preventive medicine sa pamamagitan ng information dissemination, sa pamamagitan ng aktual na pagtuturo at pagsiseminar, sa pamamagitan ng iba't ibang paraan para lumawak ang kaalaman kaugnay sa panganib ng HIV/AIDS. Mas mura pa rin kasi yun kaysa gamutin natin yung ating kababayang nagkasakit na o may sakit na. HIV/AIDS ba o ibang karamdaman? Sana preventive ang mas pagtutupagtuon na ng pansin ng pamahalan, imbis na reactive at curative na lamang. Pero now that we have, the number of cases is actually growing po. So, dumarami na po yung affected. And yet the services continue to be lacking po. The services continue to be lacking because, again, I think the government is trying to ignore it. The government is trying to look the other way. The government refused to accept that there is a problem. And I am of the firm belief in my 18 years in government service that the first step in resolving any problem is admitting that there is a problem, that the problem is increasing, that the problem is not so small that you can simply sweep it under the rug. It's something that must be confronted frontally by government, head-on, if possible. At bahagi din siguro ito ng anti-discrimination. Dahil ang apektadong sektor na ito, ang LGBT community, pinipili marahil ng gobyerno na huwag masyadong tingnan, huwag masyadong pansinin ito. Marahil pananaw niya ito ay masyadong kontrobersyal. Pero para sa akin, ang sakit ay sakit, ang buhay ay buhay. At obligasyon ng pamahalaan, tiyakin at subukan at sikapin na iligtas ang buhay ng bawat mamamayan niya.